Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa! Today, another negosyo recipe na naman ang ating gagawin. Gagawa tayo ng adobong mani. Let's start! Ang una nating gagawin ay babalatan muna natin ang ating bawang. Gagamit tayo dito ng dalawang ulo. At para mabilis natin itong mabalatan, pwede tayong gumamit dito or ibabad natin ang ating bawang sa tubig. Mga 30 to 1 hour ay okay na. Mas mabilis natin itong matatanggal or matatanggal natin ng mas mabilis ang balat nito. Sunod ay hihiwain natin ito ng maninipis. At para sa mga garlic lovers dyan, pwede nyo pang dagdagan kung gusto nyo pa ng mas malasa ito. Ang gagawin nating adobong mani ay original lang, pero kung gusto nyo ng spicy, maglalagay kayo dito ng mga 5 piraso ng siling labuyo. Dito sa ating kawali, ilalagay na natin ang ating mantika. Siguro ito ay nasa 2 to 3 cups lang. Hindi natin kailangan ng sobrang daming mantika kasi hindi naman natin ito i-deep fry. Next ay ito na yung ating mani. So ito yung may balat. Pero pwede kayong gumamit dito ng walang balat na mani. Mas mahal nga lang siya ng konti. Ito ay nabili natin sa palengke ng 80 pesos for 1 kilo. So kung mapapansin nyo, hindi natin masyadong pinainit ng hustong mantika. Okay lang yan dahil ang gusto natin dito ay dahan-dahan itong maluto sa mahinang apoy. Kasi once na talagang kulong-kulo ang mantika, matutusta siya masyado, hindi ito agad-agad or hindi maganda yung magiging pagkakaluto ng ating mani. So yan, mahinang apoy lang. And ang importante dito ay hahaluin natin ito madalas. Pagkatapos nito, mga after 15 minutes, pwede na nating ilagay ang ating hiniwang bawang. Ayan, so sobrang dami ng ating bawang na nalagay kasi mas masarap talaga ang adobong mani kapag maraming bawang. Ganun pa rin ang ating gagawin, huwag natin itong titigilan sa paghahalo. After 10 minutes, ayan, nagiging tostado na ang ating bawang. Naamoy na rin natin ito. Sobrang bango niya, mga bes. Pero ganun pa din, continue pa rin tayo sa paghahalo. So, ito ay aantayin lang natin na maluto yung bawang. And then, pwede na natin itong hanguin. Ready na ang ating adobong mani. Pwede natin itong tikman to check kung talagang luto na ito. At kung titikman nyo ito, parang mapapansin nyo na hilaw pa yung mani. Pero ito ay okay na kasi maluluto pa ito at kailangan lang natin itong palamigin para malaman natin na talagang malutong or crunchy ang ating adobong mani. Ayan, so gagamit lang tayo dito ng colander or strainer sa laad para matanggal natin yung excess oil dito sa ating niluto. Pwede rin natin itong ilagay sa tissue paper para mas matanggal natin ng husto ang mantika. Again po, ang cooking time natin dito ay 30 minutes. First 15 minutes para maluto ang mani and after nito, pwede na natin ilagay ang bawang and lutuin uli for another 15 minutes sa katamtamang apoy at lagi natin itong hahaluin. Next, kapag malamig na ito, ay pwede na natin ilagay ang ating iodized salt at ang ating vetchin. Timplahan nyo na lang according to your taste. Ang monosodium glutamate or vetchin ay nakakatulong para mas maging malasa ang ating mani. Pero ingat-ingat lang din sa paggamit, huwag masyadong madami dahil hindi rin masyadong maganda kapag too much ang ating nilalagay nito. And lastly, tikman na natin ito. So tamang-tama lang yung ating pagkakaluto sa ating mani, crunchy, and ang ating bawang ay tama lang din ang pagkakaluto, hindi masyadong tostado. Once na tostado kasi ang bawang, nagiging mapait na ito.
Para naman sa ating packaging, pwede tayong gumamit ng ganitong plastic. Mas ginhawa ito kung gagamit tayo ng plastic sealer. At kung wala naman, pwede tayong gumamit dito ng plastic ng ice candy katulad nito at saka natin ito ibubuhol. Pero dahil may plastic sealer tayo, ito ang ating gagamitin. So maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng ating adobong mani. Siguraduhin natin na meron din tayong lalagay na bawang per plastic kasi mas masarap talaga ito kung maraming bawang. At kung gusto nyo na talagang sigurado kayo sa ilalagay ninyong mani, hindi sobra, hindi kulang, pwede tayong gumamit dito ng jigger or shot glass. Pagkatapos nito ay i-seal na natin ito. Gagamit tayo dito ng plastic sealer. So kung wala kayo ng plastic sealer, again, pwede kayong gumamit ng kandila. Pero kung gagawin nyo ito talagang pang-business, I do suggest mag-invest kayo ng plastic sealer. Mura lang naman ito. Nabili natin ito online. And just like that, nakagawa tayo dito ng 40 pieces adobong mani. How much naman ang ating tutubuin sa ating recipe for today? Ang presyo ng mga ingredients ay maaaring magbago depende sa lugar kung saan ito nabili. Ang cost ng ating ingredients ay 113. Sasamahan natin ito ng 10 pesos para sa tubig at kasul, 30 pesos naman para sa ating pagod at hirap. Ito ay may total na 153 at dahil nakagawa tayo ng 40 pieces, ang bawat piraso nito ay nagkakahalaga ng 4 pesos each. Ito naman ay maaaring nating ibenta ng 5 pesos kung gusto mo nang mabilis lang, pero okay din naman yung ating adobong mani, rapsa din naman, ito ay maaaring nating ibenta ng hanggang 7 pesos. Tayo ay maaaring tumubo dito ng 40 pesos to 120 pesos sa isang kilong mani na ating nagawa. Ayos na ayos ito, basta samahan pa ng konting diskarte, I'm sure tutubo ka talaga dito sa ating recipe. Pero disclaimer, ang ating costing ay guide lamang. Nasa inyo pa rin yan kung magkano nyo hahalagahan at kung paano nyo ibebenta ang inyong produkto. Sarap? Sarap ba? Pagkaing rapsa. Okay ba? Apo. Anong lasa? Lasa puto. Anong lasa puto? Lasang puto? Ano pa? Lasang pizza puto? Ah, okay. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Watching. Bye. Thank you for watching. Please subscribe. Bye. Tama na bukas naman para ano, meron pa bukas. Bukas naman. Sabi mo muna, please. Please, darling. I love you. I love you, darling. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next video for another negosyo recipe. Bye!